Magandang araw sa inyo lahat at nandito na naman muli ang nag-iisa't walang katulad na si Tito Bombay upang magpakita sa inyo ng isang napakaganda at interesadong video ngayong araw na ito. Sapagkat madami kasing tawag dito nagtatanong kung paano makapasok sa Billionaire City. Kaya eto na, ginawa ko tong video na to upang ipaalam sa inyo na may mga step na may mga paraan upang makapasok sa Billionaire City. At syempre, hindi muna nga pala ito si Tito Bombay, ako muna nga pala si Jing Relano ngayon, sapagkat wala tayo sa GTA 5 roleplay, hindi tayo nag-RP ngayon. Ito ay ito nasa OOC World tayo. Ginawa ko itong video na to upang makapasok yung mga iba na gustong pumasok sa Billionaire City na hindi nila alam kung paano sila makakapasok sa Billionaire City upang makasalamuha nila yung mga iniidol nilang streamer katulad nila Don Marco, nila Hum Erwin, na Kimchi, ni Libby, at syempre para maka-RP nyo si Tito Bombay. Ayan, at makilala nyo siya sa loob ng ng RP. So bago natin umpisahan ng video na to, shoutout muna tayo dito kay Rain Dequina. Ayan, shoutout sa'yo, saka kay Marlon Mamangon at kay Lawrence Harvey, at dito kay Daryl Bonode. Shoutout sa inyo yung mga nagpapa-shoutout yan nung previous video natin. Nung nakaraan, hindi natin siya na-shoutout. So, dito tayo mag-shoutout ngayon. Ayan. At syempre, ito lang ang video na to, kung paano makapasok sa Billionaire City. Ipapakita ko sa inyo kung paano makapasok sa Billionaire City sa pamamagitan ng mga step na ito. Gotta cry to keep from laughing. My eyes are playing tricks on me. Cause I never thought I'd see you here again. Siyempre, unang-una, bago tayo dumako dun, may mga step tayo. Siguro konti lang naman, mga 5, 6, 7, ganun. Siyempre, ito yung mga pinaka-importante paraan para makapasok sa Billionaire City. Siyempre, umpisahan na natin yan. Unang-una, number one, bago ka makapasok sa Billionaire City, siyempre, kailangan meron ka nito. Ito, ipapakita ko dito sa screen natin. Dapat, meron ka nito. Ito. Dapat merong kang ayan, Steam. Merong kang Steam. At dapat merong ka ding Steam account. Kaya kung napapansin nyo dito, ayan, i-scroll lang muna natin. Ito, dito sa store, dito muna tayo. Kailangan, i-install mo muna tong Steam. Dapat magkaroon ka ng Steam account. So, pag nakapag-install ka na ito, install mo lang, tapos gawa ka ng account mo, ilalagay mo dyan yung Google account mo, kasi yung Google account mo ay na magiging email address mo dito sa Steam account na gagawin mo. At syempre, pangalawa, pagka nakapag-download ka na nito at may account ka na, yung pangalawa, i-search mo lang tong mag-search ka dito sa, ayan, search store, i-search mo lang dyan, type mo lang Grand Theft Auto, ayan, Grand Theft Auto, ayan, lalabas dyan, Grand Theft Auto 5, ayan, nagkakahalaga siya ng 999 pesos. Ngayon, paano ka ngayon makakapag-download niyan kung wala ka namang pera ngayon? Wala kang walang laman yung Steam mo. So ganito ang gagawin mo ngayon. Ah, di ba may Steam ka na ngayon? Punta ka ngayon dito, itong Steam na to, ito. Papakita ko sa inyo. Lagay natin dito sa kabila. Ayan, ayan, lalagay ko dito ah. Ayan. Ayan, tingnan niyo. Nandito ako sa aking Steam account. Ayan, meron ako dito ang kasalukuyan na 40 pesos Steam wallet. Ngayon, paano ka mo da-download ang GTA 5 kasi 1,000 pesos ito. Ngayon, ang gagawin mo, bibili ka ngayon. Bibili ka ngayon ng, tignan mo, bibili ka ngayon ng load. Ayan, maglo-load ka ngayon. Lalagay mo ng pera yung account mo para makabili ka. So, advance 1,000 pesos ang lalabas dyan. Kasi ang gamit ko, PayPal account ang gamit ko. Pero may mga choices din dito na katulad nito, Visa, Mastercard, pwede kang maglagay ng ATM mo. Pwede kang maglagay ng credit card mo. Pwede mo siyang gamitin pambili ng Steam wallet. So itong gamit ko PayPal account. Pwede ka rin bumili doon sa may 7-Eleven, kasi alam ko pwedeng bumili ng Steam wallet doon sa 7-Eleven. Tanong ka na lang doon kung paano, pero alam ko 'yun ng ayun ang meron talaga pag kung wala ka mga katulad nitong credit card, ATM. At syempre pag na-download mo na siya, ayan, dinownload mo na siya. Ayan, na-download mo na itong GTA 5 ngayon. Kompleto na yung Steam mo. E syempre, doon naman tayo sa susunod na step para makapasok ka sa Billionaire City. Ngayon, pupunta naman tayo dito ngayon, ito, sa 5M. Ayan, GTA 5. Ayan, multiplayer. Ito na tawag na 5M. So, dito ka maglalaro ng roleplay. Sabihin na, pagka kahit meron ka ng GTA 5 na galing sa Steam, hindi ka makakapaglaro ng roleplay kung wala ka na ito.
kung wala ka na itong 5M na to. Ayan o. 5M.net. Diyan ka magda-download ng 5M. Ngayon, download na natin yan. Ayan, download client. Tapos, sure ka lang. Agree mo lang yung ano dito, mga terms dito. Ayan, tapos lalabas dito. Ayan, kung nakita nyo dito, alam ko hindi nyo nakikita kasi maliit. Hindi kaya sa screen. Papakita ko na lang sa inyo ngayon. Ayan, kung napapansin nyo dito sa pangalawang screen ko, ito na yung 5M. Ngayon, i-download mo ngayon, ay i-install mo ngayon yan. Pagka-install mo yan, ilolocate niyan yung Steam mo. Steam na GTA 5. Kung saan nakalagay yun, kung nandoon yung ano, GTA 5 na dinownload mo, na binayada mo ng 1,000, ngayon, i-install mo to, tapos ilolocate niya ngayon yung GTA 5 mo para makapaglaro ka ng, ano, ng GTA 5 roleplay at makapasok ka sa Billionaire City. At syempre, itong pinakahuli, paano makapasok sa Billionaire City? Meron ka ng Steam, may account ka na, may GTA 5 ka na, ngayon may 5M ka na. At syempre, yung pinakahuli, hindi ka makakapasok ng Billionaire City kung wala ito. Ito naman yun. Ito yung pinakahuli. Papakita ko sa inyo. Ito naman, yung Discord. Ayan. Itong Discord na to, ayan. Download mo to. Ayan, download for Windows. I-download mo lang yan. Tapos, i-install mo ngayon yan. At gagawa ka ngayon ng account mo dyan sa Discord. At syempre, kapag nakapag-download ka na ngayon, nakapag-download ka na ngayon ng GTA at Steam at 5M at itong Discord, ngayon papasok ngayon sa Discord. Pag pumasok ka ngayon sa Discord, humingi ka sa mga kakilala mo na nakakapaglaro na sa GTA 5 ng ano, in Discord link katulad nito. Ayan, katulad nito, itong Discord na to, nandiyan na lahat ng mga server na pinapasukan ko at nandito rin yung Billionaire City. Ito, Billionaire City, ayan. Pag nakapasok ka na dito sa ano, dito sa Billionaire City, ngayon dadaan ka naman sa proseso. Anong proseso naman yung binabanggit ko? Itong proseso naman nito, ito yung pagwa-whitelist sa iyo dito sa sudad ng mga bilyonaryo. Ang gagawin mo ngayon ay magpapa-interview ka katulad nito mga nandito. Ayan, oh, waiting for interview sila. Ang dami nila diyan. Anong oras ko? Kasi sinuot ko tong video 3:30 ng madaling araw, kaya konti lang yung nakapila diyan. Pero pagdating na mga alas 7 hanggang hapon, hanggang gabi, sobrang daming nakapila niyan. Kaya yung mga nagtataka kung bakit hindi pa rin sila nai-interview dito sa Billionaire City, kasi sobrang haba ng pila. Sobrang dami na gusto magpa-interview. Kaya yung iba hindi nai-interview dahil sobrang haba. Ngayon, pag ikaw naman nagkaroon ng time na ma-interview ka na, dapat kumpletuhin mo na. Dapat maayos yung mic mo, naririnig ka, dapat yung ingay sa paligid mo, dapat hindi naririnig dun sa nag-i-interview sa'yo. At syempre, pinakamaganda sa lahat, kabisado mo na kung ano yung mga itatanong sa'yo. Ngayon, ano ba yung mga itatanong sa inyo? Eto, bibigyan ko kayo ng mga clue. Ang mga tinatanong lang naman dyan, kung alam mo na ba yung power gaming, meta gaming, BDM, RDM, at syempre, kung ilang buwan ka na nag-roleplay. Okay lang naman, kung hindi ka pa nakakapag-roleplay, pwede ka naman magpa-interview as long as alam mo yung mga ano, yung mga tawag dito, mga tinatanong. Kaya ang payo ko sa inyo, bago kayo pumasok dito sa ano, interview, bago kayo magpa-interview, pumasok muna kayo sa mga hindi whitelisted na city. Sobrang dami ng open server dyan, katulad ng Asadal, Tokyo, ano pa ba, merong Prominent City, Havens, basta sobrang daming hindi whitelisted na city. Ngayon, pumasok kayo dyan, kumuha kayo ng experience para malaman nyo kung ano ba yung mga power gaming, meta gaming, RDM, BDM, at kung ano-ano pa, mga pale RP. Napakadami itatanong sa inyo kasi dito sa Billionaire City, sinasala lahat ng mga gustong pumasok dito. Kasi mga pumapasok dito, halos lahat ng nandito ngayon sa Billionaire City ay mga streamer. Katulad ko, Tito Bombay, nag-i-stream dyan, Makoy Galope, at syempre yung mga Cancer Nation, katulad ni Junjun at ni Teteng Tigasin. Ayan. So ngayon, tinaturo ko sa inyo yung mga step, mga paraan kung paano makapasok sa Billionaire City. Ngayon, syempre panghuli, mayroon akong konting kaalaman na ibabahagi sa inyo na kapag kayo ay ini-interview na sa Billionaire City at sa ibang city, kahit saang city man yan, kung kayo magpapawhitelist sa mga iba't ibang syudad, huwag nyo kalilimutan itong apat na ito. Ito yung pinaka-importanting katanungan bago kayo ma-interview dito sa whitelisted na city. Ngayon, ano ba yung mga yon? Ito ay ang RDM, BDM, power gaming at meta gaming. Ayan yung mga apat na importante sa mga tinatanong ng interviewer kung gusto mong magkaroon ng visa o makapasok sa mga whitelisted na city. Kaya
bibigyan ko yun ng konting alkaalaman. Kung nanonood naman talaga kayo ng mga stream, alam na alam nyo na yan, syempre. Syempre, sino mga hindi nanonood ng GTA 5, hindi ka mapupunta sa video na ito kung hindi ka nanonood ng mga streamer na nag-i-stream ng GTA 5 roleplay. Syempre, yung metagaming, ayun ang unay natin, yung metagaming, alam na alam nyo yan, yung pag-i-stream snipe sa mga streamer. Sinasabi kung sa kani-kaninong streamer yung ginagawa nila, alam ba, magkalaban sila, sinasabi nung isa kung anong ginagawa ng sasabihin yung sa kalaban ng isa, ay nagtatawag na stream sniping. Ngayon yung power gaming, alam nyo naman yung mga power gaming, hindi lang naman sa pag-aabuso na kapangyarihan niya ng mga admin sa syudad, kasali din dyan yung mga pagbabagi exploit, katulad nung tatakas ka sa kulungan na nag-ilin ka, magamit ng emotes, ayan mga bug exploit, ayan mga, sinasabi ko ito para magkaroon kayo ng konting kaalaman pagka in-interview na kayo sa Billionaire City o kaya kahit sa ang syudad. Tapos tumako tayo sa RDM. Itong RDM na to, alam na alam nyo yan, bawal kang pumatay ng walang RP o hindi ka nakipag-engage dun sa tao, bigla mo na lang binaril. Halimbawa, naglalakad ka sa Legion Square, meron ka nakita ng tao, binaril mo na lang bigla yung tao at namatay. Natawag na RDM yun, wala kang RP sa kanya, pinatay mo lang sa mudla. Ayun, bawal yun, bawal na bawal yun. Sa RDM ang labas mo nun, random deathmatch. Ngayon, dumako tayo sa BDM. BDM naman, kahit may RP, kahit meron kayong alitan, basta nag-RP kayo, nagsuntukan kayo, nag-bari lang kayo, tapos nakatakbo ka, tapos pinalikan mo, sinagasaan mo, bawal yun. Bawal kang sumagasa, may RP o wala. Patalikod man yan o paharap, basta sinagasaan mo ang tao, namatay, BDM ang kalalabasan nun. At kayo na may kaukulang parusa sa ating mga admin o mga staff na mga city na ating pupuntahan. At ayun, maraming salamat. Sana naliwanagan kayo. Sana meron kayo nakuhang aral dito sa video na ito na makakapasok kayo sa Billionaire City o sa iba't ibang syudad sa pamamagitan ng step na ni binanggit ko kanina. Ayan, nandyan, mga step na yan. Sana nakakapulot kayo ng aral dyan at nagkaroon kayo ng konting kaalaman. At kung meron pa kayong ibang katanungan na hindi natin nasagot dito sa video na ito, huwag nyong kalimutan, i-comment lang dyan sa baba at sasagutin natin yan. At ayun, maraming salamat sa mga nanood niya itong video na ito. At huwag mong kalimutan mag-like, comment, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At ayun, maraming salamat sa inyo. At dito ko natatapusin itong video na ito dahil masyado nang mahaba. At sana talaga nakakulot kayo ng aral dito sa video na ito. Maraming salamat. Ako'y magpapaalam na. Kita-kita ulit tayo sa susunod na ating video. At soon magkakaroon na tayo ng tawag dito, magbablog na tayo soon kasi parang mas gusto ko yung mga ganito. Ayun, nakikita ko yung sarili ko dito, walang iya. Sige, paalam sa inyo, thank you, paalam, bye.